Magandang buhay mga kabayan, andito naman po ako para sa bagong usapin. Po ba ay nag-iisip tungkol sa inyong pagtanda, anong kahantungan nyo? Tulad ko, minsan napag-iisip ko kung anong kahantungan namin ng asawa ko. Okay po, sa ating pagtanda, unang-una, iniisip natin kung ano kaya mangyayari, kung magiging successful ba tayo o maghihirap tulad na lang ng ibang napanood natin na isang kaig isang tuka. So hindi naman po sa pag-ano, minsan talagang naisip natin nakakaawang buhay natin kung tumanda tayong walang wala talaga, di po ba? So sa kung ganun, may mga hinanda akong ano, mga benepisyong pwedeng magbigay sa atin ng konting halaga. Okay po, na ngayon po ay dapat po nating paghandaan. So ano-ano po ang mga yon? Bago po natin pag-usapan yung mga private funding na yan, private insurances, pag-usapan po natin muna yung ano, yung nasa government natin. Yung nasa gobyerno po natin, mas safe po yan at mas importante. Bakit po? Kasi po kung halimbawa ang SSS, Pag-ibig, PhilHealth na yan, ay magkukulang ng funding, yung gobyerno mismo ang magtatapal dyan. Hindi tulad pagka halimbawang nasa private na ano tayo, tulad na lang ng hindi po sa kagustuhan, mababankrupt yung insurances na yan, mababankrupt, wala po tayong habol dyan. Yung na lang po sa mga ano, mga taong may malalaking nilagak na pera ay talagang maghahabol yan sa PDIC. Ngayon po, para po maging safe tayo, kasi hindi naman po tayo ganun kaangat sa buhay tulad natin mga OFW, pag igihan muna natin ang contribution sa mga government na tulad na lang ng SSS, Pag-ibig, tsaka PhilHealth. Okay po. So, bakit ba tayo naguhulog sa SSS? Ang SSS po, unahin po muna natin, sa pagtanda natin ay may makukuha tayong benepisyo. Okay po, that's tiyatawag na pension. Ngayon, para po ma-avail mo yan, kailangan mo ng 120-month contribution. Okay po, 120, so 10 years. Okay po. Ang pinakamababa pong hulog dito every month ay 550. Okay po, nasa inyo na po yun. Kung may pera pa kayo na ano, na pandagdag, pwede nyong taasan. Ang paghulog po nito ay pwede po sa every year. Okay po, tulad po sa amin, once a year lang kami maghulog para minsanan na lang ang ano, ang charge. Okay po. So kung magkakaedad ka ng 60, yun, pwede ka na mag-process ng ano niya, ng pension niya. Or kung hindi mo naman po matapos, o matapos mo pero gusto mong i-lump sum, pwede naman po. Kasama po yung interest niya. So, nasa inyo po yun kung anong pa-process po ang gusto nyo. Okay po. Basta sa pagtanda natin, may makukuha tayo. Kung magkakaedad tayo ng ano, 60 years old, at least may income tayo every month. Okay po. Kung hindi man tayo, yung mga beneficiary natin. Okay po. So ang kasunod naman po ay ang Pag-ibig. Ang Pag-ibig naman po ay may 240 month na ano, so mahaba-haba. Tapos yung 240 na yon, nasa 20 years. Okay po. Tapos pagka ano, age mo ng 65, doon mo makukuha yung ano niya, yung hindi ka magpipension po rito, pero yung ano, yung lump sum niyan makukuha mo plus sa ano rin, plus porsyento. Ang minimum naman po na hulog nito ay 500 per month. Ganon din po sa SSS. Ano, pwede mo rin siyang bayaran sa loob ng isang taon ng isang beses, tulad natin mga OFW po, para sa isang charge na lang po, ma-process po 'yan. Ngayon, para ma-claim mo yan, sa halimbang nag 65 ka na, magpa-process ka ng Pag-ibig Provident Benefits Claim para ma-process po yon. Tapos yung mga ilang IDs na kailangan.
Ngayon po, ang kinagandahan nitong sa pag-ibig, bukod po doon sa magkakalamsam ka, tapos ano, may porsyento, pwede ka rin kumuha ng ano, pag-ibig loyalty card. Okay po. Yung pag-ibig loyalty card is 5% to 50%, depende po sa medicine na ano, na bibilihin natin. Ano, sa pharmacy, kung accredited ba siya ng ano, ng pag-ibig loyalty card. Ngayon, malaking ano po yun, porsyento, 5 to 50%. Okay po. So, doon pa lang po makakabawi na tayo sa pagtanda natin. Okay po. Bukod po doon, kung may pera pa tayo, yung may tiyatawag silang ano, pag-ibig impito, yung parang maghuhulog ka ng 500 na minimum every month hanggang sa 5 years. Ngayon, may tubo po yun sa, kung matapos mo yung 5 years, may 8% up ka na kikitain. So, maganda po yun para sa ano natin, kaysa sa ibangko natin. Okay po. Tapos, ang isa pa po, yung PhilHealth. Alam niyo po bang tayo mga OFW ay nagbabayad ng pag-ibig tsaka PhilHealth? Compulsory po yan. Okay po. Yung SS na sa atin pa po yun, hindi pa po dinideklara ng gobyerno na compulsory yun para sa ating mga OFW. Pero, nagbabayad po tayo ng pag-ibig at saka PhilHealth. Ituloy-tuloy na natin para sa benepisyo natin sa pagtanda. Okay po. Yung PhilHealth naman po is 2,400 lang naman na every year ang ano, babayaran mo. Kasama na po yung pamilya mo. Tsaka ano, yung tulad ko, yung asawa ko is ano rin, OFW rin. Pero isa lang po ang ano, magbabayad. Ako lang po yung magbabayad. Kasi under ano ko siya eh. Beneficiary ko siya. So hindi na siya magbabayad. So sa isang pamilya po, isa lang po ang ano, yun ang kagandahan. Tapos kung may hindi naman sa kagustuhan, may magkasakit, may maaksidente, magagamit po natin 'yan. Hindi na po natin kailangan tayo tumanda. Dito pa lang po na kung halimbawa nagbabayad tayo yearly, ay ano, entitled ka na po. Tulad ko po nung last year, naaksidente yung anak ko. So inano namin siya sa ano, sa St. Paul na hospital. Ano siya, 20% ata yung nabawas sa ano niya. Pero kung ang alam ko sa public, sa public magiging almost free yan pagka may PhilHealth ka. So doon pa lang po bawi na tayo, hindi na natin kailangang maghintay pa ng pagtanda natin. Okay po. So bukod po dyan sa SSS, pag-ibig, chapel health na yan na pinaghahandaan natin sa ating pagtanda. Ngayon, kung hindi naman po sa kagustuhan, lahat naman po tayo ay doon ang patutunguhan, tayo po ay yayao. Dapat po nakaready na rin po tayo nyan kasi hindi nga po natin alam ang panahon na kung yung mga may iwan ba natin sa buhay ay magkakaroon ng ano, kapasidad para magbayad ng kung ano-ano. Okay po. So, kami man po ng aking asawa ay naka-ready na dyan. Nagbabayad din po kami ng St. Peter Life Plan. Yung St. Peter Life Plan na yan ay ano, magagamit mo naman pag ikaw ay yumao, sa kanila po yung chapel, yung casket, depende po sa ano, plan na binayaran nyo. Ang pinakamababa pong bayad nyan is 700 a month. Pero sa amin po is 1,000 kasi yung medyo middle class yung kinuha namin. Pwede nyo pong bayaran yan sa loob ng 5 taon. Okay po, sa 5 taon. Pero pwede nyo pong ispat cash yan na minsanan lang ang bayad kung meron naman din po kayo. Tapos pag in-spot cash nyo po, may 10% discount pa po kayo. Okay po. So, yung mga yan po, yan po ang magsasalba sa atin sa buhay na kahit papano ay hindi na tayo mamroblema masyado. Hindi tulad po ng pa-petiks-petiks tayo nga, hindi tayo nag-iisip na kung anong mangyayari sa atin sa pagtanda natin. Ngayon po, kung yung sa mga nabanggit ko po, SSS, pag-ibig, PhilHealth, may iba pa kayong katanungan, pwede nyo pong i-message yan.
dahil hindi ko na po masyadong tinakil yung mga ano niya, yung mga housing loan, mga iba't ibang klaseng loan na yan. Pero yung sa pag-ibig, may iba po akong video dyan na na-upload na. Ganun din po yung sa OWA about sa ano, sa mga OFW yung katulad ko. Pwede nyo pong panoorin yon. Ngayon, kung may gusto pa po kayong ibang idagdag dyan, pwede nyo may mensahe sa baba. Okay po. At yun lang po. God bless. Maraming salamat. At subscribe lang po kayo sa channel ko para po, pa po sa mga bagong videos na makapag-inspire sa atin at makapagbigay ng kaalaman tungkol sa iba't ibang bagay. Maraming salamat po.